Hello po mga mahal na viewers, isang magandang araw po sa ating lahat. Isa na naman pong vlog edition ng Kapwis Bonsai and Hobbies. Sa pagkakataon pong ito, ang ating paglilingkod ay ang ating Pyko sa Benjamina. Actually po ay hindi po talaga ito ang aking ibablog. Ang gablog ko po sana ay ang aking kamatsili. Lamang, nung makita ko ang kondisyon po ng aking Pycos o balite, ay nangangailangan na siya ng atensyon. Kanya kung mapapansin niyo po sa bandang itaas na to, tinanggal ko na po, dinipolyate ko na po yung dahon niya. So naisip ko na ito na siguro mas magandang i-vlog o pagkakataon upang ipakita sa inyo kung bakit ko siya dinipolyate, kung ano ang problema ng ating Pycos Benjamina, ano? Ngayon po, ipapapansin ko lang sa inyo na yung mga dahon niya ay naninilaw. Kung mapapansin po natin, marami po siyang dilaw. Ibig sabihin po niyan, may problema po yung ating bonsai, ano? So, nung in-inspect ko po siya, mapansin ko, marami pong aphids. Ito po siya, o, ayan, kung mapapansin niyo, ayan. Sinisip-sip niya yung katas ng dahon hanggang sa manilaw siya at sa... Ang consequences, kumisa, napapatay niyo yung mga sanga. So, hindi po natin pababayaan ito na mangyari, no? Ayusin po natin siya. Ngayon po, meron naman tayong homemade insecticide na ginawa na i-apply natin. At ito po isang mabisang kaparaanan. Nasubukan ko na rin po ito. So, ang ating po mga tatambuhin, mga mahal viewers, mahilig sa bonsai, ay iwawire po natin siya. Didepoliate po natin siya. Ayusin po natin yung mga branches niya, yung mga endings na patay, tatanggalin po natin siya. At kung mapapansin nyo po, ay tatanigod ko po siya. Meron po akong ginawa dito, 1 month ago, sa kanya, kung mapapansin nyo po, ito, meron po siyang plastic. Ayan, ito po yung isa, ito po yung pangalawa. Ito po before, ang angle po nito ay mabaksik, matarik. Ibig sabihin, nakaganon siya. Ganyan, ito po sa nga na to, nakaganon. So, ang ginawa ko po sa kanya, ay hindi po ako nagandahan eh. Ang ginawa ko po sa kanya, ibinaksak ko siya, binaba ko siya. Paano po ang ginawa ko? Nilagari ko po siya ng almost sagad dito, halos eh, sagad yung pagkakalagari ko, na naka-angle siya. Pagkatapos, dahan-dahan ko siyang hinatak, hanggang sa magdikit siya. At hopefully maghilom. Ngayon po, tatanggalin na po natin itong plastic na to. Matagal-tagal na rin po, mga 1 month ago. So makikita po natin kung ano po ang resulta. Ito pa po yung isa. Dati po, pag ganun din po ito, hindi po ako nagagandahan. Sapagkat iwawire ko siya, gusto ko bumaksak siya ng konti. Ito okay po yung angle niya. Okay naman dahil ito yung apex na niya. Ang tendency nga po ay pwedeng pataas na rin po yung mga sanga niya, yung wiring niya, na wiring natin. So, iyan po ang ating mga tatarbahuhin. Iaayos din po natin yung trunko. May mga trunko po bumubukol-bukol. Ayusin din po natin. So, mga mahal na viewers, mga mahilig sa bonsai, pakisamahan niyo po ako sa isa na namang edisyon ng Kapwis Vlog and Hobbies. Okay po mga mahal na viewers, na depoliate na po natin yung ating bonsai, ano? Ngayon po, para makita natin yung full view niya, paikutin po natin siya ng 360 degrees. Ayan po.
ang susunod na po natin ay ating tatanggalin yung mga branches na patay, yung mga pinag-cuttings. At tapos, ito pong mga trunkol na to ayusin din po natin, ano? Kasi po, at kung mapapansin niya, yung trunkol lumalayo doon sa pinaka-trunk niya, oh, bumubukas siya. So, ayan, oh, hindi magandang tanawin. So, ayusin po natin siya. Katapos, sa susunod po, ay wawire natin, ano? Para makita natin yung kagandahan ng bonsai. Tatanggalin na rin po natin yung mga aerial roots niya dito sa mga banda na to. Saka ito. Tsaka kanina po, inilinis ko na rin po siya. Ayan. Okay mga mahal na viewers, naiayos na natin, natanggal na po natin yung mga dead branch, yung mga cuttings. At ito po mga umuumbok na trunko rito, inayos na natin. Kung mapapansin nyo, maganda na yung dating, ano? Maganda na doon sa trunk, hindi siya nakaumbok. Dito man, inayos ko rin po, ayan. Ayan, dati umbok po yan. Ganun din dito po, mga malalaki sugat po na yan. Ito po, inayos ko na rin, oh, kasi nakatumbok siya ng gano'n. Nakaumbok po siya ng gano'n. So, tinanggal ko siya para magmukha siyang ano, continuation na natin sa ano. Kasi pag nakaumbok na gano'n, eh, may illusion na ano eh. Hindi, ano, hindi po maayos eh. Ayan. Okay. Ngayon po, tingnan na po natin kung ano naging resulta ng ating ginawang pagtutuwid sa kanya 1 month ago. Tanggalin na po natin yung plastic, ano? Tingnan natin kung naghilom siya, ano? Maganda po ang resulta mga mahal na viewers. Kung mapapansin po natin, nag-ilong po siya. Halos eh, maputol po rito yan eh. Hanggang doon po siya. Kakapraso na lang nakakabit sa kanya. So, ayan, nag-ilong na po siya. Meron po ang cutting doon na nakikita nyo. Hindi po natin na perfect eh. No? Pero at least, mula doon sa top na yon, nakakapraso nakakabit, nag-ilong po siya. So, naibaloktot po natin siya ng ganda. So ito sa lumauno niya, magdidikit na rin po ito. Kaya yung cutting na yun sa ilalim. Ayan. So ayan, na successful po yung ating ginawang operasyon. Ayun o, makikita nyo, mapapansin nyo. Ayun pa ho yung gatla. Pero nag-ilom na ho ibabaw. Magdidikit na po yan habang lumalaki ho yan. Magigilgilan po yan. Ayan. Mag-expand ho yan, kanya magdidikit ho yan, maghihilom na rin ho sa lumaon ho yan. At isang maganda ho rito ay yung design natin na angle na to, naiip po natin yung sangan malaki na to. Dati ho, nakaganon yan eh, nakadiretso, halos ganun. Ito po ho yung isa. Ito, tanggalin na rin ho natin. Ayan. Dito ho natin tatanggalin sa kabila, mas mainam. Tignan natin po kung ano nag-resulta naman dito sa kabila na to. Betul.
So, ayun po, maganda rin yung naging resulta. Hindi naman nuhalata. Meron pa ho rito ang kato. Uns. Pero maghihilom din ho yan. Lalaki ho yan eh. Habang lumalaki isa nga, nag-expand ho ito. Magdidikit siya. So, more or less po, ay successful yung ginawa ho nating pagbababa ng malaking sanga na to. Hindi po ako gumamit ng wire dahil mabaksik po yung angle niya. Ito, nakagano'n ho ito, ito, ito. Mataas na gano'n. Mahirap po ibaluktot ng wire, ng aluminum or copper wire. So, ang ginawa ko ay nilagari ko siya para ma-change yung direction niya. So, yun po yung isa sa mga kaparaanan kung gusto niyo po na magbago ng direksyon ang ating malalaking sanga. Pwede rin po isa-sendahan po natin dito. Meron po kayo dito mag-a-anchor kayo. Sa-sendahan no, para huwibo po siya yung malalaking sanga. Yun po mga kaparaanan pag hindi po kaya ng mga wire. Okay po, ngayon po, nalinis na po natin siya. Ayun o, medyo maganda-ganda na po siya dito sa banda na to. Ngayon, iwawire na po natin siya. Ngayon po, natapos na po natin i-wire yung ating bonsai, ano? Ngayon po, karagdagang kaalaman tungkol sa pag-wire, gaya po ng aking nabanggit doon sa mga nakaraang vlog, ano? Na tungkol doon sa angle, may angle po ang pag-wire, ano? Kung maaari ay nasa 45 degrees siya. Ngayon yung size na gagamitin ay depende po doon sa flexibility ng branches na ating i-wire. Meron po mga branch na malaki pero malambot siya. So, depende. Kung matigas yung iwawire natin branch, mas malaki ang gagamitin natin. Ano po? Ngayon po, pakikita ko lang po sa inyo kung paano po ang proseso ng pag-wire. Papakita po ako dito. Pagaya po nitong wire ko, kung mapapansin po natin, meron po akong dalawang branch na malaki rito. Hindi ko na siya pinilit na ibaba kasi medyo matigas na siya. Ginamit ko na lang siya. Nag-wire ako dito. Yung wire ko, kung maaari, ang pagkaka-arrange position, pagka meron po tayong dalawang nag-branch dito, sa ilalim nyo pang galingin, tulad po nito, ayan, ganyan. Ayan. Ayan. Ganyan po ang umpisa para po hindi yung mapangit dito sa ibabaw, ano, hindi siya makikita to. So, para yung grips po nung ating wire ay maganda para hindi siya maluwag o hindi siya kikilos-kilos. So, ganyan po yan, mga mahal na viewers. Ayan, ganyan. Pagkatapos, almost 45 degrees yung winire ko siya. Ngayon, meron po ako ditong isa pang ano, ito po, kung mapapansin nyo, itong dalawang malaking wire na ito, pinanggaling ko sa ilalim. Exception to the rules po ito, meron po kasi yung dalawang wire dito, maliit na branches. So, pangit naman po kung dito ko pang gagalingin sa ilalim kasi masasakal yung ating branch, ano. Ginawa ko, inayon ko na lang siya doon sa ibabaw na pinanggalingan ng dalawang malaki ko rito. Ito po, ayan. Dito ko naman po siya pinanggaling para hindi ho pangit kasi masasakal po pag dito ko pinanggaling sa ilalim itong wire na to. So, kung mapapansin nyo, tingnan nyo po yung ilalim. Ito, ano siya? Free siya. So, may free flow siya. Ayan dito, ayan. So, ayun po. Ito pa rin po yung isang ito po, tingnan nyo kung mapapansin. Dito, ginamit ko rin yung style ko rito. Dito, ito nga po, ayan. Meron akong dalawang branch dito. Ginamitan ko siya ng wire. Pagkatapos, nasa likod din siya. Wala ho siya sa harap para hindi pangit tanawin. Okay. Ngayon po, hindi po maiwasan kung minsan na malaking wire. Pagkatapos sa mga branches niya is lumiliit. Siyempre yun, nagtitapering ang branches natin. Lumiliit din po yung wire na ginamit. So, ang technique po roon, para hindi kakawing-kawing po yung dalawang wire na terminasyon ng dalawang wire. Kasi po, pagka hindi po natin i-sinecure ito, hindi natin pinakain yung malaking wire dito sa maliit, ang tendency po ito kakawing-kawing.
hindi yung grip po nung ating wire sa sanga, hindi po maganda. So, usually, pagka may termination pong ganito, iniipit po natin ang wire, yung susunod na iwa-wire natin, iniipit natin para yung grip niya maganda rin. Ayan, ito po. Malaki, maliit, naka-grip siya. Ayan. So, ayun po ang mga ilang pointers na maibibigay ko po muna sa inyo. At ang susunod po natin gagawin dito, since yung aphids infected yung ating bonsai, gagawin po natin ay gumawa po ako ng homemade na insecticide na hindi po harmful. Kumbaga, sabihin na natin na ginagamit sa bahay, ano? Halimbawa na po ay yung ano, dishwashing, samahan nyo po na ilang patak na mantika. Tapos alugin nyo, ispray nyo na po doon sa infected area kung saan meron siyang aphids. E sa pagkakataong ito, itong buong bonsai na ito is atin na pong i-sprayan, ano? Meron pa pong isang kaparaanan, pwede po tayong gumamit ng vinegar sa konting mantika. So, ayun po. Eh, sa ngayon po ang gagamitin ko ay dishwashing liquid na ginagamit siya pang-uurong at saka konting patak ng mantika. Ito po siya. Meron na po ako nito ibinaya. Ayun po, isprayan na po natin. Okay. Ayan. Medyo mabulaho siya ng bagya kasi nga po ay dahil sa dishwashing liquid. Kailangan po may kahalong tubig. Hindi po pwede purong dishwashing. Ano po, papatayin po yung ating bonsai. Yung dahon nung malalantas. Kailangan po diluted with water. Yung proportion ng konting dishwashing, pagkatapos o konting mga tatlong patak na mantika, apat, okay na po yun. Ayan. All around o ating isprayan. Meron pa po kasi siyang mga aphids Hindi lang po pansin. Pero pagka dinitali niyo at tinignan niyo maigi, mapapansin niyo meron po siyang mga puti doon sa mga pinagtanggalan na dahon. So, ang bonsai po kasi ay minamahal dahil napakalaki ng panahon na ginugugol natin. Yung patience natin dito masusubukan. Kanya kailangan po ay atin humalin, alagaan. Kung makikita natin may mga infected area, gagamutin po natin. Isang bagay pa po ang ginawa ko rito sa ating bonsai ay nilagyan ko siya ng konting landscape. Ayan. Ayan. Sapat na po ito. At tumutulo na po yung ano niya. Ayan. Yung liquid natin. Okay. Yun. Okay po mga mahal na viewers, minsan pa ay nakapaghatid po tayo ng isang vlog na hopefully ay kinapulutan po natin ng konting kaalaman. At kung meron po tayo natutunan, makikisuyo na po ako sa inyo. Kung napanood nyo po yung vlog na to, please subscribe, share to your friends, and hit the notification bell para po updated po tayo sa mga susunod na vlog. Mula po sa aking puso ay maraming po salamat sa inyo.